Leo, ano ang detalye nitong isinagawang send of ceremony para sa SONA sa Lunes? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakahanda na nga mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na i-deploy sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 23,000 security forces ang ipapakalat para sa seguridad ng SONA sa Lunes. Kasama na dyan ang mga tauhan mula sa Joint Task Force National Capital Region, Bureau of Fire Protection, BJMP, Philippine Coast Guard, MMDA, Quezon City Department of Public Order and Safety at tauhan ng PNP kasama naman ang SAF, SWAT, mga medical teams, EOD at CDM. Sinabi ni General Nartates, ngayong araw unti-unti na silang magde-deploy ng skeletal force sa bahagi ng Commonwealth at Batasan. Bili naman ni QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan sa mga pulis, gawin ang maayos ang kanilang trabaho upang hindi malusutan ng mga nais na manggulo. Nakatutok din aniya ang buong mundo sa SONA ng Pangulo, kaya't mahalagang matapos ito ng payapa. Kinumpirma din ni DPOS Head Retired Brigadier General Elmo Sandiego na nag-apply na ng permit to rally ang grupong Bayan at ang pro-government rallyist. Hindi pa aniya naaaprubahan ang progressive group dahil nais na mga ito na pumwesto sa tapat ng St. Peter's Church. Sinabi ni San Diego hanggang sa tandang sora lamang papayagan ang mga ito. Habang ang pro-government rallyist naman ay sa bahagi ng Sandigan Bayan pinapayagang pumwesto. Ipinaalala din ng NCRPO na no-fly zone sa paligid ng Batasan Complex. Iiral din Ella ang gun ban simula sa July 20 hanggang July 22 sa Metro Manila. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.